So yun, mayroon pong maluwag mga kabady, so gagamitan natin ng tubo. So ayan mga kabady, napapansin ninyo na palikod ang kanyang pahigpit, hindi siya paharap. At napapansin ninyo mga kabady, kabady, this is GH TV. So mga kabady, kumusta na po kayo? Ang tagal-tagal po nating hindi nagkita. Parang mag-shoota lang mga kabady na nagtatampuhan. Parang pinagpalit na sa iba. Charot. So mga kabady, meron lang po akong i-share sa inyo. Kunting tips na ibibigay ko sa inyo. At sigurado po akong makakatulong po ito sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga hindi pa po nakapagmaneho ng hoe truck. So, dito ituturo ko sa inyo mga kabady tips na ituturo ko ay tungkol naman ito sa mga sa kanyang mga gulong. Dahil yung mga stud bolt nila mga kabady, hindi po sila parehas ng mga Isuzu, mga Puso dati na habang tumatakbo, humihigpit yung mga stud bolt. Itong hoe kasi mga kabady, itong karanasan ko rito sa hoe truck mga kabady, magkaiba po sila. Kung gusto mong malaman mga kabady kung anong pagkakaiba nila, so panoorin mo lang tong video na to hanggang dulo. At kung bago natin umpisahan po ang ating video mga kabady, ang actual po na ituturo ko sa inyong kunting tips, humihingi po ako sa inyo ng isang thumbs up dyan, like, share and comment mga kabady, dahil napaka-importante po yan sa amin. So tara mga kabady, umpisahan na po natin. Tara mga kabady, pukpukin natin yung mga gulong. Okay pa naman. Ito sa kabila. Lang naman. Then, ito i-check natin mga kabady. So nandito tayo sa driver side mga kabady, no. So dito tayo sa mga gulong ng driver side. So papaliwanag ko sa inyo mga kabady. So itong mga stud bolt dito mga kabady, 'di ba, sampo 'yan. Ang paikot kasi niyan mga kabady kapag kinikpitan natin papunta palikod, pag ganun. Pag pinuluwagan naman natin para. So hindi siya katulad ng mga Isuzu, Puso dati mga kabady na kapag ginikita natin harap lahat. Harap. Kung paatras ang higpit, paluwag. So napapansin ninyo mga kabady, itong hoe truck baliktad ang kanyang higpit pag ganun siya rito. Samantalang yung mga Japan dati ay papunta ron. Yung mga Japan dati mga kabady, papaliwanag ko sa inyo, kapag kasi tumatakbo yun, humihigpit. Kasi ang ikot niya pag inigpit pa ganun. Habang nagtatakbo yung mga kabady dati, yung mga Japan mga kabady, pusa yung nagigpit. Hindi katulad nitong mga hoe. Na habang tumatakbo siya, lumuluwag kasi baliktad nga yung kanyang ikot kapag inigpitan natin. So nakuha ninyo mga kabady at sana nalaman ninyo yan kasi yung mga Isuzu dati talaga mga kabady ang higpit niya papunta ron. Paharap lahat magkabilaan dito sa driver side tsaka doon sa helper side. So ayan ang ano nila mga kabady. Kaya i-check ninyo lagi itong mga stud bolt dito sa gulong ninyo, lalong lalo na dito sa driver side kasi baliktad ang kanyang higpit pag ganun. Hindi siya naayon doon sa takbo niya kaya lumuluwag ang kanyang mga stud bolt. Kaya i-check ninyo yan mga kabady. Kung pwede araw-araw ninyo i-check yan bago kayo pumiyahi. So i-check natin mga kabady. So yan natin. Kuha tayo ng tire wrench. May hinahanda na akong tire wrench dito mga kabady. Kasi i-check na natin. So ganda ng tire wrench mga kabady. Sakit.
number 32 kasi kapag wala kasing original na tire rings tong Howo mga kabady, merong mga dala at meron kayong mabibiling tire rings na sa, para sa Howo pero local, ang bilis bibilog tong mga ganito. So ito, hindi na niya kayang bilugin yan. So tara, ipita natin mga kabady. So ayan mga kabady, napapansin ninyo na palikod ang kanyang bike bit, hindi siya paharap. At napapansin ninyo mga kabady na tire rings muna ang ginagamit ko. Kapag kasi pag-ikot ko, medyo iikot siya, saka ko na siya tutubuan mga kabady. Ayan, i-check natin lahat yan mga kabady. Sa harap, yung dyan sa center at saka dyan sa last ng mga gulong mga kabady, kailangan yung i-check yan. Sa kabila naman. Ayan. Kapag may malambot mga kabady, tsaka ko na siya tutubuan. So dito mga kabady, dito na naman tayo sa helper side. So ang pahigpit niya mga kabady, paharap yan. Paharap po kanyang pahigpit. So ayan mga kabady, nakikita nyo. Yan, kulang ng isa kasi hindi ko napapansin yan. So ayan mga kabady, talagang higpitan nyo lagi yan. So walang maluwag mga kabady sa kanyang likod. So dito tayo sa center niya ng gulong. So yun, mayroon pong maluwag mga kabady. So gagamitan natin ng tubo. So buti dumating yung kasama natin. Tinulungan niya akong magtubo. So ayan mga kabady, yan po ang dapat natin ingatan lagi kasi lumuluwag talaga ang kanyang stud bolt. Hindi lang doon sa driver side, hindi lang dito. Lahat pati rito sa kanyang helper side, lumuluwag talaga yan mga kabady. So ayan lang muna ang ano ko sa inyo. So yun na nga po mga kabady. Dati po kasi yung mga isulso tsaka mga puso, kapag hinigpitan natin papunta sa harap, yung mga stud bolt mga kabady. Pero itong Howo kasi mga kabady, gusto ko lang i-share sa inyo para alam din ninyo. Yun nga, pinakita ko na sa inyo kanina, na dito banda sa driver side, dito sa inuupuan ko ngayon, kapag hinigpitan natin ang stud bolt, papunta ron sa likod ang kanyang ikot. Hindi po papunta sa harap. Oh. Kapag kung sa harap yun mga kabady, ang bike fit dapat, habang tumatakbo ang sasakyan mga kabady, yan po ay na alam ko, maalam din ninyo yan. Habang natakbo po tayo, humihigpit po ang ating mga stud bolt kapag paharap yung higpit natin, yung mga katulad ng isuso at saka puso natin. So ito mga Howo mga kabady, ang pahigpit niya dito sa driver side is papunta sa likod. So pag habang nagtatakbo tayo, yung gulong po natin, yung mga stud bolt po natin, hindi po siya naghihigpit. Lumuluwag-luwag siya, lumuluwag-luwag. Kaya mga kabady, dapat nyo i-check yan. Kung pwede araw-arawin, may mapahinanti kayo, ipa-check nyo lang. Ganun, gayahin nyo lang yung ginagawa ko mga kabady. Dito sa driver side, pati na rin doon sa helper side ng mga gulong doon. Ang higpit naman doon mga kabady, ay pareha sila ng mga isuso at puso na paharap yung pahigpit niya sa kanyang mga stud bolt. Kahit na paharap yung kanyang higpit, at iniisip natin na pahigpit rin siya ng habang tumatakbo tayo, i-check nyo pa rin mga kabady. Kung i-check man lang kayo dito sa kabila, i-check nyo na rin doon sa kabila. Sana meron na kayong nakuha mga tips na naman mga kabady. Ayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa akin, GH TV. So nasa road to 10,000 subscribers na po tayo. So maraming salamat po sa tiwala mga kabady. Hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe dyan mga kabady, ayan, gayahin nyo na lang yan. So ayan po, maraming salamat. Hanggang dito na lang. GH TV po. Bye-bye po sa inyong lahat. And alam niyo na, God first.